Ilabas nyo na yung mga nakatago nyong tablet dahil iyan ang gagawin natin ngayon. Ang tricks na ipapakita ko sa inyo ay maaari nyong subukan anuman yung brand, anuman yung model, anuman yung tatak ng tablet ninyo. Pwede nyong subukan itong ituturo ko sa inyo. Makikipagpustahan ako sa inyo. Ang sira ng tablet nyo ay maaaring ayaw na mabuhay, ayaw na mag-charge, o kaya naman ay namatay na lang bigla. Tama, mali. Kung tama ang hula ko, 90% ibig sabihin, battery lang ang problema ng tablet nyo. Okay, kung dadalhin nyo yan sa technician, magbabayad kayo nasa 500 pataas, 500 hanggang 1,000 o higit pa. Pero sa tricks na to, wow, matututunan nyo na makakalibre pa kayo. Okay, ito ang susubukan natin. Itong Samsung, papalitan natin ng battery. At kukuha tayo ng battery sa lumang cellphone. Kahit anong cellphone na luma nyo, hindi nyo na ginagamit, basta may battery pa, kahit anong itsura ng battery, pupwede yan. Ayan, tulad nyan, Cherry Mobile ang ipapakita ko sa inyo. Kahit anong battery, pupwede. Kung hindi nyo masyadong kabisado o hindi nyo masyadong alam ang positive at negative ng battery, pwede nyo i-screenshot dun sa Facebook page natin para mag-guide ko kayo. Okay? I-charge natin. Ito, syempre, i-charge natin itong battery ito na ipapalit natin sa clip charger. Kung wala naman kayong clip, pwede nyo nang isaksak dyan ang charger nyo ng cellphone nyo kung nag-charge pa yung cellphone nyo, yung lumang cellphone nyo. Ang ginagamit kong panghinang ay 40 watts. Yan ang sinasuggest ko sa inyo para sa mga cellphone technician, 30 watts o 40 watts, pero 40 watts itong ginagamit ko, binili ko sa hardware, 150 pesos. At siyempre itong soldering lead, 20 pesos lang yan, isang metro. Sa hardware ko na rin yung binili. Pero kung gusto nyong bumili ng maramihan, okay, iiwan ko yung link na rin sa description. Mas mura sa Lazada, syempre. Okay, ang unang-una kong ituturo sa inyo, syempre, kung paano buksan ng maayos ang tablet nyo. Hindi kayo pwede dyan magkakamali dahil pagka basa-basa nyo lang yung binubuksan, masisira nyo panlalo yung inyong tablet. O guys, hawakan nyo lang ng ganyan yung inyong kahit kutsilyo po pwede. Yan, sisikutin nyo lang ng dahan-dahan palibot. Yan, dahan-dahan lang ang pagsikwat. Huwag nyong ilulusot ng sobra yung inyong kutsilyo o kung anong stick. Dahil pagka nasagi nyo yung pyesa sa loob, masisira na yan ng tuluyan. Okay yan, tulad ng nakikita nyo, dandahan lang. Yan, huwag kayong magmamadali dahil ang isang technician, kung mainitin ang ulo mo, hindi ka po pwedeng maging technician. Diba? Magsundalo ka. Yan. Okay, nabuksan natin ng maayos ang tablet. Ang battery ay mayroong positive at negative na tinatawag. Yang kulay pula ay iyan ang positive at yang itim naman ay negative. Ang positive ay mayroong plus na sign at ang negative naman ay mayroong minus. Okay, wag na wag nyo yung kalilimutan dahil pag nagkamali kayo dyan, pag nagkabaliktad dyan, maaaring tuluyang masira ang tablet nyo. Okay guys, dahil battery ang problema nitong ating tablet, okay, puputulin natin yung wire. Okay, pwede kayong gumamit ng gunting, syempre. Okay yung battery na yan kung kaya nyong i-charge, kung marunong kayong mag-charge. At kung hindi naman yan, pwede nyong i-charge muna.
Yan, punta lang kayo sa Facebook page natin para matulungan ko kayo. At pwede nyo uling ibalik. Okay, pero kung sira na talaga, kahit i-charge nyo, ibinalik nyo yung battery, sira pa rin. Okay, saka natin papalitan ng battery na galing sa ibang cellphone. Sa pamamagitan ng gunting o kahit na anong matalas na bagay, aalisan natin ang cover, yung wire, yung positive at negative. Yes, yung bandang dulo lang, huwag nyo lang susubrahan ng pag-aalis ng balat. Yan, pwede nyo na lang pasuin ng panghinang. O, pero mas maganda, syempre, babalatan nyo ng maayos yung wire. Kunin na natin yung ating i-charge na battery. Yan, tulad ng nakikita nyo, yung positive, iyan yung plus sign, at yung negative naman ay yung minus. Okay, yung red na wire ilalagay natin dyan sa positive, at yung itim na wire naman ilalagay natin sa negative. Okay, kung hindi kayo sigurado sa positive at negative ng battery nyo, okay, pwede nyong i-screenshot o i-send ang picture doon sa ating Facebook page. Okay, lagyan natin ngayon ng tingga yung dalawang wire para sure na kakapit na mabuti sa battery. Pero kung wala naman kayong gamit pa, wala kayong panghinang, wala kayong tingga, yan, wala kayong soldering lead, pwede nyo naman isuksok nyo na lang. Isuksok nyo na lang doon sa battery, pero dahil nga sa mayroon naman tayong gamit, okay yan, lalagyan natin ng tingga yung magkabilang dulo ng positive at negative. Okay, yan yung negative at ito naman yung positive. Ayan na yung ginawa natin. At ilalagay naman natin yung dalawang wire sa positive at negative ng battery. Yung red ay sa plus sign at yung negative naman ay sa minus sign. Okay, yan. Unahin natin yung red, yan, sa positive. Hindi kayo dyan po pwedeng magkabaliktad, ha? Kung hindi, maaaring masunog o masira ng tuluyan yung tablet nyo. Okay, yung red ay diyan sa positive. Okay, yan. Suksok natin. Kung sakasakali kayo na wala kayong panghinang, yan, pwede lang na nakasuksok lang. I-tape nyo na lang. Yan, at yung black naman ay sa negative. Okay, yan. Yan, siksikin natin. Pero syempre, mas maganda ihinang natin. Dahil syempre may gamit naman tayo. Bili na rin kayo ng gamit nyo para hindi nyo alam, bukas makalawa, kakailanganin uli natin yan. Okay, pagka nailagay na natin ng maayos yung battery, ayusin natin syempre ng pagkakalagay sa loob. Hindi pwede na buhol-buhol yung wire. Kung may tape kayo, scotch tape natin yung battery na yan para hindi gumalaw-galaw. Yan, tapos takpan natin ng dahan-dahan. Huwag kayong magmamadali pagtatakip dahil maaring may naipit kayo sa loob. Masira yung inyong ginawa. Okay? Okay yan, siyempre. I-check nyo kung nakalagay lahat ng pindutan yung button. Okay, at subukan na natin kung magpa-power. Okay, yan, tulad ng nakikita nyo, nag-power siya. Okay, sinasuggest ko na i-charge nyo kaagad. Yan, nabuhay nyo na, isaksak nyo kaagad yung charger. Dahil pagka nalubat yan, mahirapan uli kayo nabuhayin yan. Kung sakasakali na hindi mag-charge kaagad, hintayin nyo hanggang isang oras para mag-charge yung battery nyo. Huwag nyo lang hahayaan na ma-empty yung battery nyo dahil nga sa luma na yung battery na ikinabit natin. Pag siya na-drain, mahihirapan kayo na buhayin uli o mahihirapan uli kayo na mag-charge uli yung battery.
Okay, at syempre, para sure na maayos nyo yung tablet nyo, dapat alam nyo kung saan nyo gagamitin. Anong purpose nyo? Diba? Kasi tulad nito, gagamitin ko sa panonood ng mga Hollywood movies, syempre. Hindi sa porn, hindi sa bold. Hindi ako nanonood noon. Masisira agad yung tablet natin pag puro kabastosan ng papanoorin nyo. Okay, at kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag nyong kalilimutan na i-like syempre yung video na to at mag-subscribe sa channel natin. At share nyo na rin para mas masaya. Okay, good luck.